Nakakaiyak, nakakakilig, nakakatawa, nakaka-inlove. Dear M.O.R. Dear M.O.R. Mahirap ang maging mahirap. Yan ang parati nating naririnig sa karamihan. Kapag mahirap ka, parang ang hirap din mabuhay sa mundo. Wala kang karapatang maging masaya dahil wala kang pera. Pakiramdam mo ay hindi na magbabago ang kapalaran mo. Dahil hindi man natin aminin, pera ang nagpapatakbo sa mundo. Paano ko ito nasabi? Dahil isa lang naman ako sa mga ninalas na ipinanganak na mahirap. Popoy at Bettina, ako nga pala si Emma, isang simpleng tao na minalas sa buhay. Lumaki akong walang mga magulang. Basta na lang daw akong iniwan ng nanay ko sa tita Lani ko. At pagkatapos nun, ay wala na akong nabalitaan tungkol sa kanya. Hindi naging madali ang buhay ko sa poder ng tiyahin ko. Lumaki akong hindi nakakaramdam ng pagmamahal. Sa murang edad, natuto akong magtrabaho. Magtinda ng mga kung ano-ano para lang may pambaon sa eskwelahan. Hindi naman kasi ako binibigyan ni Tita Lani. Dahil ang sabi niya, sayang lang daw. Ipangkain na lang daw namin ang pera kaysa ibigay sa akin. Dahil sa libreng edukasyon sa lugar namin, nakapagtapos naman ako ng elementary. Sakto lang para matuto akong magbasa, sulat, at magbilang. Hindi na ako nag-high school dahil wala rin namang mapagpapaaral sa akin o magpapaaral sa akin. Hindi naman ako ganun katalino para makakuha ng scholarship. Imbis na maging mabigat, nagtrabaho na lang ako. Popoy at Bettina, kung ano-ano ang mga pinasok ko para lang kumita ng pera. Nagtinda ng mga gulay sa palengke, o di kaya tumutulong kung kani-kanino kapalit ng barya. At nang tumuntong ako ng 15 anyos, nagdesisyon na akong magtrabaho bilang isang kasambahay. Pinagtiyagaan ang maliit na sweldo para makaipon, pero hindi ganun ang nangyari. Ako, ang nagpapakahirap araw-araw sa perang kinukuha lang ni Tita Lani para sa sarili niyang kapakanan. Luto na siguro to. Ay, makakakain na rin sa wakas. Kanina pa kumakalamang tiyan ko eh. Ay, tita, buti at nakauwi na po kayo. Katatapos ko lang pong magluto ng tanghalian. Mano po? Anong ginagawa mo dito? Alam ba ng mga amo mo na nandito ka? Opo, nagpaalam naman po ako ng isang linggong bakasyon. Pumayag naman po sila. Ano ka mo? Bakasyon? Ano ka? May pera para magbakasyon? Gusto ko lang po sana kasing magpahinga para... Para sa mga mahihirap at walang pinag-aralan na katulad mo, hindi uso ang pahinga. Magtrabaho ka na magtrabaho hanggang sa hindi ka na humihinga. Ganon ang buhay, Emma. Hindi ka pwedeng mag-inerte dahil wala kang karapatan. Pangmayaman lang yon. Mahirap ka lang. Babalik naman po ako kaagad. Nakapag-usap na po kami ng amo ko. Tsaka binigay naman po nila yung sweldo ko bago ko umalis. Nasaan na ang sweldo mo? Akin na. Kailangan kong magbayad ng kuryente dito sa bahay. At kailangan ko na rin mamalengke. Sandali lang po. Eto po. 1, 2, 3, 4. Eh bakit 4,000 lang to? Hindi ba 6,000 ang sweldo mo? Nasaan na yung 2,000? Yung 1,000 po kasi ipambibili ko sana ng mga damit ko. Tapos yung isa po, itatabi ko po sana ipon ko. Sa tingin mo, magkakasya ba lahat ng kailangan dito sa bahay sa 4,000 binigay mo? Hindi! At saka bakit ka bibili ng bagong damit? Sira-sira na ba yan, ha? Butas na ba? Hindi pa naman, ha? Akin na nga yung natitira sa'yo? Amin na! Tita, baka naman po pwedeng akin na lang po yung 1,000. Pambili ko lang po ng mga pangangailangan ko. 1,000 baka mo? O ito, 500. Pagkasyahin mo na yan sa 1 buwan. Aalis na muna ako. May pupuntahan lang ako. Huwag mo na akong hintayin. Hi, Tita Lani! Emma! May bisita ka! Daisy, anong ginagawa mo rito? Hi, friend! Ikaw talaga, nagtanong ka pa kung anong ginagawa ko dito. Ano pa, di dinadalaw ka. Halos 1 taon din kaya kitang hindi nakita. Kumusta ka na? Ang ganda mo ngayon, ah.
Ang daming perang pambili ng pampaganda. Naman! Ang lakas ko kayang kumita. Tsaka ito na ang puhunan ko. Kaya dapat lang napaggastosan. At ikaw... Ano nangyari, te? Hindi na ba uso sa'yo magsuklay man lang? Hindi na sanay. Pagkabihis, diretso trabaho na. Nakikita mo naman ba ang resulta ng pagtatrabaho mo? Baka naman nakakandakuba ka na sa pagtatrabaho, wala rin naman nangyayari. Ilang taon ka na dyan sa amo mo? May naipon ka na ba? Kung may tsahin ka na katulad ng tsahin ko, ibabalik ko sa'yo ang tanong ha. Makakaipon ka ba? Eh alam mo naman si Tita Lani, lumilinaw ang mata at pandinig kapag pera na ang pinag-uusapan. Doon sa 6,000 na sweldo ko, 500 lang yung tinitira niya sa akin eh. Paano ko makakaipon nun? Ha? 500? Anong mabibili mo doon? Alam mo, ba't kaya hindi ka nalang mag-resign dyan sa mga amo at maghanap ka ng ibang trabaho na mas malaki ang sweldo? Eto naman, pinapatawa mo ba ako? First year high school lang tinapos ko. Sa tingin mo, anong trabaho ang pwede kong pasukan maliban sa pagiging kasambahay, ha? Wala. Pwede ka sa trabaho ko. Ano? Bakit hindi? Maganda ka, sexy. Sinasabi ko sa'yo, marami kang magiging customer. Malaki ang tip. Ang kailangan lang, itrain ka na mabuti. Kapag natuto ka na, sinasabi ko sa'yo, mas malaki ang kikitain mo kaysa sa akin. Ay, Daisy, kaibigan kita. Niminsan hindi kita hinusgahan sa mundong pinasok mo. Pero hindi kaya ng sikmura ko na ibenta ang katawan ko para lang sa pera. Pero kailangan mo ng pera para mabuhay. Gusto mo makaalis sa poder ng tiyahin mo, di ba? Gusto mo magkaroon ka ng pera. Gusto mong guminhawa ang buhay mo. Ito na yun. Pero... Emma, hindi ko naman sinabi na panghabang buhay to. Ako ha, aminin ko, hindi ko masikmura yung trabaho ko. Pero wala eh. Kailangan ko ng pera. Hindi naman ako nakapagtapos sa pag-aaral. Wala rin naman ako mga magulang na pwedeng asahan. Wala akong choice. Ganda at katawa lang ang meron ako. Eh, di gagamitin ko na lang. Pero kung hindi mo talaga masikmura, di ikaw bahala. Basta kung magbago man ang isip mo, sabihan mo lang ako. Mabilis naman kausap yung may-ari ng club eh. Pwedeng-pwede kita maipasok agad doon. Salamat na lang, Daisy. Kaya ko pa naman magtiis. Okay, sabi mo eh. Popoy at Bettina, aaminin ko na hindi ako kontento sa nangyayari sa buhay ko. Pagod na akong kumakayod para sa kakarampot kong sweldo. Nagsasawa na akong ibigay ang lahat ng meron ako eh. Na wala namang natitira sa akin na kahit kakaunti lang. Ang dami kong pangarap na gustong abutin pero dahil sa kapalaran ko, unti-unti na akong nawawala ng pag-asa na matutupad pa ang lahat ng iyon. Nagtiis pa ako ng kaunti hanggang sa isang araw, napaisip ako. Madaya ang mundo, kaya mandadaya rin ako. Sa edad kong 26, hindi pwedeng hahayaan kung hanggang dito na lang ako o hanggang ganito na lang ako. Hindi ako papayag na mamamatay akong mahirap. Oo, tamang iniisip nyo. Umalis ako sa mga amo ko at kinuha ko ang trabahong inaalok sa akin ni Daisy sa club. Nung una, pagsasayaw lang ang ginagawa ko sa club. Pero naisip ko, kailangan kong bilisan ang pag-iipon ng pera. Kaya maliban sa pagpapatable sa mga customers, pumayag na rin akong ipagamit ang katawan ko. Kapalit ng malaking halaga. Tiniis ko ang lahat para sa 1,000 kikitain ko sa isang gabi lang. Iba't ibang klase ng lalaki ang nakakasalamuha ko. May mga binata, may pamilyado, may gusto lang makaranas, at maski mga matatanda, pinapatulan ko na rin. Popoy at Bettina, hindi naman ako nabigo sa plano ko eh. Dahil paunti-unti ay nakakaipon ako ng pera. Sabi ko, matutupad ko na ang mga pangarap kong o ang pangarap kong yumaman. Pero kasabay nun, may isang pangarap din akong itinapon. Yun ay ang magkaroon ng masayang pamilya. Sino ba namang lalaki ang magmamahal at tatanggap sa isang katulad kong babae? Wala. Wala, diba? At matagal ko nang tinanggap ang bagay na yun. Simula nang pasukin ko ang mundong pinili ko. Emma, uy! Anong ginagawa mo
sa labas? Nasa loob ang party, no? Nagpapahangin lang. Masyado na rin kasi kung naiingayin sa loob eh. Sus, eto naman. Parang hindi ka pa sanay sa ingay eh sa club ka nagtatrabaho. Tara na nga, pasok na tayo sa loob. Mukhang kahit day off, kikita ka ngayong gabi ah. Ha? Yung kaibigan ni Joa na mayaman, mukhang type ka. Kanina pa raw siya kinukulit eh, ipakilala ka. Tara na. Ayoko. Gusto ko magpahinga ngayong araw. Sige, ikaw ang bahala. Nasa loob lang ako ah. Kung gusto mo nang umuwi, sabihan mo lang ako. Sige, enjoy ka lang muna sa loob. Ayos lang ako rito. Oh, Rodney, uuwi ka na? Hindi. Magpapahangin lang. Eh, parehas pala kayo nitong si Emma eh. Ah, oo nga pala, Rodney. Si Emma, friend ko. Emma, si Rodney. Friend ko rin. Hi. Hello. O siya, papasok na muna ako sa loob. Mag-chikahan lang kayong dalawa dyan ha. Total naman, parehas kayo ng gusto eh. Hi. Hello. Paano mo pala nakilala si Daisy? Bata pa lang kami, magkaibigan na kami noon. Kayo? Naging boyfriend niya yung isang tropa ko hanggang sa naging magkaibigan na lang din kami. Saan ka nagtatrabaho? Huwag mo na lang tanungin, baka madismaya ka pa. Ikaw? Huwag mo na lang din tanungin, baka madismaya ka. Alam mo, malakas ang pakiramdam kong sa iisang mundo lang tayo nagtatrabaho. Ibig mong sabihin, isa kang... Call boy, macho dancer, nagbebenta ng katawan para magkapera. Oo, yun ang trabaho ko. Hindi ka nahihiya? Kasi parang ang casual lang ng pagkakasabi mo eh. Siyempre, nahihiya ako. Sino ba namang hindi, di ba? Pero wala eh, lumaki akong mahirap eh. Walang pera, walang pinag-aralan. Dito lang ako magkakaroon ng malaking pera, eh di, dito na lang ako. Hindi naman ako pwede mag-inarte eh. Ikaw ba? Ba't ka napasok sa ganitong mundo? Parehas lang tayo ng dahilan. Pera, pero hindi ako habang buhay nandito. Makapag-ipon lang ako ng malaki, aalis na rin ako sa trabahong to. Gusto ko kasing makapagtapos sa pag-aaral. Talaga? Ano naman gusto mong tapusin? Gusto kong makapagpatayo ng sarili kong negosyo. Kaya kukunin ko yung kursong konektado doon. Tapos kapag nakakuha na ako ng diploma, magtatrabaho ko sa isang magandang kumpanya. Mag-iipon ulit, tapos saka ako magtatayo ng negosyo. Pangarap ko magkaroon ng sarili kong restaurant. Yung pangmayaman. Alam mo, maganda yung pangarap mong yan. Gusto ko yan. Ikaw, may bala ka bang umalis sa trabaho mo? Oo naman. Siyempre, kagaya mo, may pangarap din ako. Gusto ko rin makapagtapos sa pag-aaral. Nursing. Tapos, kapag graduate na ako, pupunta ako sa ibang bansa. Doon ako magpapayaman. At uuwi lang ako dito sa Pilipinas kapag kaya ko nang bumili ng 10 sasakyan. 10? Kaya mo ba yun? Oo naman. Tsaka hindi lang yun, oh. Magpapatayo ako ng malaking bahay. Yung may 3 palapag. Tapos may swimming pool. Gusto ko nga sana ng 3 bahay din eh. Pero baka 2 na lang. Alam mo, parang ang imposible ng pangarap mong yan. Oh, hindi ah. Pwede yun, posible yun. Kapag sinamahan mo ng tiyaga at sipag. Medyo matatagalan nga lang. Pero sulit naman kapag nakita mong nagbunga yung lahat ng pangarap mo eh. Ikaw ba? Maliban sa pagtayo ng negosyo, ano pang pangarap mo? Simple lang. Pangarap kong maging masaya. Pangarap kong magkaroon ng buo at masayang pamilya. Yung magkaroon ako ng mapagmahal at responsabling asawa at mga anak. Kapag nangyari sa akin yun, masasabi kong kontento na ako sa buhay ko. Pero parang naging imposible na siya sa akin. Sino ba namang lalaking pipili ng isang babaeng... Alam mo na, bayarang babae. Grabe ka naman sa sarili mo. Alam mo, ang totoong pag-ibig, walang pinipili yan. Kapag yung taong yan ang pinili ng puso na mahalin, tulad sa isang kanta, wala kang magagawa kundi sundin yan. Sabi mo eh. Sige, ganito gawin natin. Total naman, parehas tayo ng gustong mangyari. Magkaroon tayo ng kasunduan. Kasunduan? Ano? Sabay tayong mag-iipon. At kapag okay na yung mga ipon natin, parehas tayong aalis sa mga trabaho natin. Okay ba sa'yo? Sige. Walang problema sa akin.
Usapang matino yan, ha? Oo naman! Sus, ako pa. Kaya natin yan. Popoy at Bettina, mabilis kami naging malapit ni Rodney. Dahil na rin siguro iisang mundo lang ang ginagalawa namin. Walang panghuhusgang nangyari dahil parehas kami ng hangarin sa buhay. Ang magkapera. At kapag ka nakaipon na, saka na aalis kami sa mga trabaho namin. Mula sa pagiging magkaibigan at magkaramay, nahulog na rin ang mga puso namin ni Rodney sa isa't isa. Popoy at Bettina, hindi ko inakala na sa dami na nangyari sa buhay ko, makakahanap pa pala ako ng taong magmamahal sa akin ng sobra. Isang taong kampante akong hindi ako iiwan at sasaktan. Isang taong makakaintindi at hindi manghuhusga. Ilang taon din ang lumipas, sa wakas, ay nakapag-ipon na rin kami ni Rodney. Parehas kami nagdesisyon na oras na para iwan ang mga trabaho namin. Magbagong buhay ng magkasama. Sabay namin tatalikuran ang mga maling nagawa namin sa nakaraan at masayang haharapin ang kinabukasan. Ano pa bang nakalimutan ko? Wala naman na siguro. Babe, okay na yan. Para mailagay ko na sa tricycle. Ah, oo. Okay na to. Isasara ko na lang. Ayan. Okay na. Wala ka nang nakalimutan? Wala na. Isasakay ko na to tapos... Emma? Anong ibig sabihin ito? Ba't dala-dala mo mga gamit mo? Aalis na po ako dito sa bahay. Magsasama na po kami ni Rodney. Ano? Sino nagsabi sa'yo na pwede mong gawin yan, ha? Paano mga responsibilidad mo dito sa bahay? Wala na po akong responsibilidad dahil tinatapos ko na po ang mga yun ngayon. Wala na po akong utang. At sa tingin mo, papayag ako ng ganun-ganun lang? Ang dami kong ginastos sa'yo. Hindi mo ako pwedeng alisan ngayon! Matagal ko na po yung nabayaran. At saka ginastos? Eh di ba nga halos lahat ng sweldo ko kinukuha ninyo? Walang natitira para sa akin dahil kailangan kong bayaran yung utang ko sa inyo na dapat hindi nyo sinisingil dahil pamangkin nyo ako. Kapatid kayo ng nanay ko. Pero imbis na alagaan nyo ako, pinagkakitaan nyo pa. Ang kapal din naman ang mukha mo sabihin sa akin lahat yan, ha? Hoy, Emma! Baka nakakalimutan mo na kung hindi dahil sa akin. Matagal ka nang namatay sa gutom, kaya malaki ang utang na loob mo sa akin. Uulitin ko. Tapos na po ako. Bayad na ako sa utang ko. Ngayon, kung hindi nyo kayang buhayin ang sarili ninyo dahil ilang taon kayong sumandal sa akin, wala na ho akong pakialam doon. May sarili na po akong buhay ngayon. Alam mo, kasalanan mo tong lalaki ka, ha? Kung hindi ka dumating sa buhay niya, hindi lalandi ng ganyan ang babae na yan. At ikaw naman, pipili ka na nga lang ng lalaki yung kasing baba mo pa. Paano kayo uunlad ng magkasama, ha? Ano, magtutulungan kayong maghanap ng mga customer nyo? Sabay niyong bibilangin ang mga perong kinita niyo dahil parehas niyong ibinenta ang mga katawan niyo. Eh parehas kayong walang mararating yan. Parehas kayong mamamatay sa gutom. Kung ano man ang mga plano namin sa buhay, wala na kayong pakialam doon. Simula ho sa araw na to, hindi na ho tayo magkakilala. Inaalis ko na kayo sa buhay ko dahil ni minsan, wala akong napala sa inyo. Sisiguraduhin ko na hindi na kayo makikinabang sa pera ko. Ang yabang mo talaga! Akala mo naman may ipagmamalaki ka na? Hala sige! Lumayas kayo dito para gumaan-gaan naman ang buhay ko na naging malas dahil sa'yo! Lumayas ka dito! Layas! Halika na, Rodney. Ayoko nang magtagal dito ng kahit isang minuto. Tara na. Yan! Ganyan nga! Umalis kayo! Malas! Alas! Ay, sa wakas, natapos din sa pag-aayos ng mga gamit. Babe, yung mga gamit sa kusina, hindi ko muna nilabas sa mga kahon, ha? Wala pa kasi tayong lalagyan, eh. Bukas na lang tayo bumili ng mga kulang dito, magpahinga muna tayo. Okay lang. Ako nang mag-aayos mamaya sa kusina. Ayos ka lang? Kanina ka patahimik, ha? Simula nung dumating tayo dito sa bahay, hindi ka pa nagsasalita. Naisip ko lang yung mga sinabi ni tita kanina. Natakot ako na baka tama siya. Baka hindi natin to kayanin.
Ibig mong sabihin, mas naniniwala ka sa sinabi niya kaysa sa mga sinabi ko na kakayanin natin to. Hindi naman sa ganun, babe. Siyempre, mas naniniwala ako sa'yo. Hindi ko lang maiwasan na maisip yung mga sinabi niya. Babe, makinig ka sa akin. Uulitin ko ang mga sinabi ko sa'yo bago natin gawin to. Kakayanin natin lahat ng darating sa atin ng magkasama. Magsisimula tayo ng bagong buhay at gagawin natin yan. Ngayon. Kaya natin to, di ba? Ano ko ba? Ikaw naman, oh, masyado kang nagpapaniwala sa sinasabi ng iba eh. Tignan mo nga, unang hakbang pa lang yan, kinaya na natin, di ba? Parehas tayong umalis sa mga trabaho natin. Tapos yung pangalawa, kumuha tayo ng mauupahan. Pangatlo, o bukas, bibili na tayo ng mga kailangan natin dito. Pangapat, maghahanap ako ng trabaho. Oh, tamang-tama, may opening dun sa pinagtatrabahuhan ng barkada ko. Sabi niya, tutulungan niya daw ako eh. O kapag nagkatrabaho na ako, balik tayo sa dating plano, mag-iipon, di ba? Tapos ako, hihingi ng tulong sa kaibigan ni Daisy na kung pwedeng pumasok ako sa isang parlor bilang manikurista. Tapos pwede naman ako mag-sideline ng paglalaba. Kapag may sapat na tayong pera, pwede akong magtinda ng mga banana queue o di kaya mag-ihaw ako dyan sa tapat ng bahay. Sabi naman ng may-ari, ayos lang. O, di ba? Sino nagsabing wala tayong mararating? Ang dami nga nating plano eh, oh. At lahat ng yun, magagawa natin kasi magkasama tayo. Okay? Okay. Basta magtiwala lang tayo sa isa't isa. Kaya natin to, babe. Hanggat magkasama tayo, walang imposible sa mga pangarap at plano nating dalawa. Basta kasama kita, lahat magagawa, lahat ay maialay sa'yo. Basta kasama kita, walang kailangan pa, wala nang hahanapin pa, basta kasama. Popoy at Bettina, mas lalong lumakas ang loob ko dahil sa mga narinig ko kay Rodney. Mas lalo akong nasabik na magkaroon ng bagong buhay, magkaroon ng bagong pag-asa, magkaroon ng bagong kasiyahan. Sigurado ako na hindi magiging madali ang lahat, lalo na't ang mundo ay puno ng mga taong mabilis manghusga. Pero hanggat hawak ko ang mga kamay ni Rodney, hanggat siya ang kasama ko, hindi ako dapat matakot at panghinaan ng loob. Sino ba naman kasi ang nagsabi na madaling magbago, di ba? Ang sinasabi ko lang naman sa sarili ko, kaya namin to. Wala namang imposible sa taong determinado. Darating din ang umaga na ako ay masaya. Darating din ang panahon, kalungkutan ay maibabaon. Sa pag-usin ng umaga, sa bukang liwayway, baon ng pag-ibig na aking taglay. Unti-unting bubuin ang pag-ibig na luwalay sa akin. Ingat na ang puso ko sa sakit na dala ng mundo. Babangon na ako sa pag-imlay, dadalhin ang pag-asang ikaw ang nagbigay. Darating din ang umaga, ngingiti at tatawa. Darating makakatulog na nang maimbing. Sa pag-usan ng umaga, sa bukang liwayway, baon ng pag-ibig na ikaw.
Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Hashtag Dear M.O.R. Bagong buhay. Popoy at Bettina, itinuloy namin ni Rodney ang lahat ng plano namin. Nagtrabaho bilang tricycle driver si Rodney habang ako ay bumalik sa pagiging kasambahay. Kapag day off ko, sumasideline ako sa paglilinis ng kuko ng mga kapitbahay namin. Mahirap man, pero ito yata yung hirap na masaya. Masaya dahil may mga katuwang na ako sa buhay. Isang taong nasasandalan ko sa lahat ng bagay. Hindi nagtagal nagbunga ng 3 beses ang pagmamahalan namin ng asawa ko. Simula nang ipinanganak ko ang panganay namin, mas lalo kong nakita ang kasipagan ni Rodney. Maliban kasi sa pamamasada ng tricycle, nagtutubero at nag-aayos din siya ng mga sirang gamit. Kaya kahit papaano ay natutugunan naman ang mga pangangailangan namin. Pero syempre, sakto lang ang kinikita naming mag-asawa sa pang-araw-araw namin. Sa madaling salita, wala kaming naitatabi para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Babe, ito. Nakahingi ako ng tulong kina Kathy. Pinahiram nila ako ng 2,000. Sinabi ko na lang na ibabalik din natin kaagad kapag nakalabas na dito si Brian. Ay, buti naman. Magbibili na natin yung ibang gamot. Yung pangbayad na lang sa ospital ang iisipin natin. Wala na akong maisip na pwede kong malapitan eh. Sina Jeng kasi may problema rin sa pera. Kaya hindi ko na pinuntahan para manghiram. Paano kaya to? O sige, ako na munang bahala maghanap. Dito ka na lang muna sa ospital ha. Babalik din ako agad. Ako na rin yung bibili ng mga gamot. Kanino ka lalapit para manghiram? Susubukan ko kina Kuya Paeng. Baka sakaling mapahiram nila ako. O kaya naman, papasada ako na mas matagal para makaipon ng pandagdag. Sa sideline na rin ako sa mga pagkoconstruction. Sabi ni na Jasper, kulang daw sila ng tao eh. Makikiusap ako na baka pwede magtrabaho sa kanila. Sigurado ka? Baka naman ikaw ang magkasakit niyan. Okay lang ako. Huwag mo ko intindihin. Malalagpasan natin to. Kakayanin natin to. Emma, ano? Kumusta nang inaanak ko? Daisy, okay na siya. Pinapababa na lang yung lagnat. Ay, mabuti naman kung ganun. Eh, kumusta naman kayong dalawa?
Paniguradong hindi rin kayo maganda ugaga dito sa ospital. Ayos lang kami. Salamat, Daisy. Babe, mauna na ako ha. Maghahanap ako ng pera. Ah, Daisy, ikaw na munang bahala sa kanila ha. Ah, sige, sige. Walang problema. Ingat ka ha. Ingat ka, babe. Sino palang nagbabantay sa dalawang bata? Sina Ate Baby. Pinabantay ko muna. Hindi pa nga ako nakaka-uwi eh. Kasi umalis ako kanina para manghiram ng pera. Tapos ngayon, si Rodney na yung naghahanap ng paraan. Baka hinahanap na nila ako. Ikaw talaga, bakit hindi mo ako tinawagan? Eh di sana ako na nagbantay sa kanila. Alam ko kasing nasa trabaho ka, kaya hindi na kita inistorbo. O siya, nandito na ako. Day off ko ngayon at bukas. Kung gusto mo, ako na muna magbabantay dito kay Brian para makauwi ka man lang, makaligo at makapagpahinga ka. Ay, kahit umuwi ako sa bahay, hindi rin naman ako makakapagpahinga ng maayos. Iisipin ko lang nang iisipin yung mga pera na kailangan naming mabuo para makabayad lang kami dito sa ospital. Kailangan pa naman magbayad ng upa sa bahay. Ay, sunod-sunod yung problema. Pwede kitang pahiramin. Wag na. Alam ko marami kang pinagkakagastusan ngayon. Di ba may sakit yung kapatid mo sa probinsya? Okay lang. Paniguradong makakahanap din naman ng paraan si Rodney. Salamat. Sigurado ka ha? Basta kapag kulang pa, sabihan mo lang ako agad. Siguro kailangan ko na lang ng tulong mo dun sa mga bata. Ah, sige, walang problema. Ay, sana malagpasan namin to. Sunod-sunod yung mga problema. Nakakalunod. Baka pagkatapos nito, kinakailangan na naming triplihin yung mga trabaho namin. Wala eh. Naubos na yung ipon namin ni Rodney. Alam mo, Emma, pwede pa naman eh. Kung kailangan mo talaga, pwede kitang tulungan makabalik. Ha? Makabalik saan? Sa trabaho natin. Kailangan mo ng pera, di ba? Kahit isang gabi lang, tutulungan kita maghanap. Anong pinagsasasabi mo dyan? Hindi tulong yung ginagawa mo, Daisy, ha? Matagal na akong umalis sa mundong yan. Tapos papabalikin mo ko? Pasensya ka na. Naisip ko lang kasi ang kalagayan mo, eh. Paano kung hindi makahanap ng paraan si Rodney? Paano kayo? Paano yung mga bata? Si Brian kailangan niya ng gamot. Eh, buti sana kung yan lang ang problema niyo, eh. Paano yung pang-araw-araw niyong buhay? Iniisip lang kita. Kaya naming mag-asawa to nang hindi bumabalik sa dati naming buhay. Bilang isang magulang, responsibilidad ko na bigyan ng maayos na buhay ang mga anak ko, na hindi ko dinudumihan yung magiging tingin nila sa akin. Pinangako ko noon na kahit anong mangyari, hindi na ako babalik sa pagbebenta ng katawan para lang sa pera. Tinalikuran na namin ni Rodney ang dating kami. Kaya ayokong ulitin mo yan. Hindi ka nakakatulong kung ganyang payo yung ibibigay mo sa akin. Pasensya ka na. Sige, hindi ko nababanggitin sa'yo. Sorry. Ay. Ayos lang. Okay lang ba kung umuwi muna ako saglit? Babalik ako agad. Kukumustahin ko lang yung mga bata sa bahay. Sige, sige. Ako na munang bahala dito. Salamat. Popoy at Bettina, mas lalo kaming nagsipag ni Rodney dahil parehas naming ayaw maulit ang nangyari sa puso namin. Ayoko magkaroon kami ng utang para hindi bumigat ang buhay namin. Dahil sa hindi na ako bumalik sa pagiging kasambahay, nagtrabaho ako bilang labatera. Kapag walang tanggap, gumagawa ako ng barbecue at nilalako sa daan tuwing hapon. Hanggang sa sinamahan ko na rin ng suman at kung ano-ano pa para lang madagdagan yung kikitain ko. Mabilis kaming nakabayad sa mga utang namin dahil sa pagkakaospital ng bunso namin. Hindi na ako nagtaka dahil nakita ko ang hirap at tiyaga ni Rodney. Kumita lang ng sobrang pera. Popoy at Bettina, aaminin ko na naisip kong bumalik sa dati kong trabaho. Sigurado kasi ako eh na isang gabi lang mababayaran na agad-agad ang mga utang namin. Pero naaalala ko ang mga anak namin ni Rodney. Ayokong ikahiya nila ako. Ayokong isipin nila na wala akong kwentang ina, na mas inuna ang pera kesa sa pamilya. Kaya naman agad kong inalis yun sa isip ko. Malaki pa rin ang tiwala ko na kakayanin namin ang lahat ng darating sa buhay namin ni Rodney.
Nasaan na kaya yun? Alas tres na ng umaga, hindi pa umuuwi. Sa wakas, umuwi rin. Oh, babe. Ba't kasing ka pa? Hinihintay ka. Ba't ngayon ka lang nakauwi? Madaling araw na. Naghintay ako ng mga pasahero eh, para madagdagan yung kita ko. Kahit papano, nadagdagan naman. Ganyan na ba yung gagawin mo araw-araw? Wala ka ng maayos na tulog. Tingnan mo nga yung ilalim ng mata mo. Nangingitim na. Baka magkasakit ka naman. Okay lang ako, babe. Sus ako pa. Para namang hindi mo ako kilala, kaya ko to, no? Sige, ikaw ang bahala. Basta tuwing Linggo, magpahinga ka, ha? Kailangan mo rin yun. Tayong dalawang hindi pwedeng magkasakit dito. Opo. oo nga pala, babe. May magandang balita ako sa'yo. Nabanggit ko kasi kay Kuya Paeng na magbabirthday na si Leslie sa Sabado at balak natin magpabirthday party kaso walang budget. Kaya yun, nagbigay siya ng regalo, 1,000. Ha? 1,000? Parang nakakaya naman yata. Wala eh. Nahiya na akong tumanggi. Baka kasi kung ano pa yung sabihin. Tamang-tama, may naitabi akong pera dito na 2,000 kaya makakapag-party na tayo para kay Leslie. Panigurado matutuwa yung bata kapag nalaman niya. Kaya mamaya, pwede tayong mamili ng mga kailangan. Pero babe, baka naman wala tayong budget para dito sa bahay. Pwede naman ako magluto na lang ng spaghetti eh. Masaya naman na dun si Leslie eh. Huwag kang mag-alala. May sobra ako dito. Teka, kukunin ko dito sa bag ko. Ito. Ito yung mga kinita ko ngayon. Babe, ba't parang sobra naman yata to? Hindi ganito yung normal na kita mo ah. Siyempre, masipag yung asawa mo eh. Pero kaya malaki yan kasi may nagpa-service sa akin kanina. Naisip ko rin yan, babe eh. Baka pwede magpa-service na lang din ako sa mga bata. Hatid sundo sa eskwelahan, ganun. Baka mas makaipon tayo doon. Ano sa tingin mo? Sige, ikaw ang bahala. Sige, magpapahinga na muna ako, babe, para masamahan kita mamaya sa pamimili. At maumpisahan na rin natin yung mga dapat natin gawin para sa birthday party ni Leslie. Leslie, ah, napagandaan! Pinag-ipunan talaga to ni Rodney. Gusto niya kasi mag-birthday ang panganay namin para naman daw ma-experience. Eh, paano naman yung dalawang bata? Dapat meron din sila dahil kung hindi, naku, magseselos yung mga yan. Ang alam ko, balak din yung bigyan ng birthday party yung dalawa. Kaya naman daw. Wow, umulad na! Gusto niya kasing bumawi. Nakita mo naman yung mga pinagdaanan namin nitong nakaraang buwan. Sabi ko nga sa kanya, hindi porket sineswerte kami ngayon, ubus-ubus biyaya na kami. Dapat magtabi hanggat may naitatabi pa. Ayoko nang maranasan yung nangyari na halos walang-wala na kami. Ikaw naman, parang hindi mo kilala ang asawa mo. Madiskarating tao si Rodney. Alam ko naman yun. At nagpapasalamat ako kasi masipag siyang tao. Kaso baka naman sa kasipagan niya at kagustuhan kumita ng malaki araw-araw, eh, magkasakit siya. Kaya niyan yan. Ay, oo nga pala. Anong ginagawa ni Rodney dun sa dati niyang pinagtatrabahuhan na club? Nakita ko siya kagabi. Ha? Club? Ewan ko. Baka may hinatid. Hinatid? Eh, nakita ko nga siya lumabas dun eh. Hindi mo alam? Hindi. Baka dinalaw niya si Jomar. Eh, dun pa rin kasi nagtatrabaho yan eh. Teka nga, kakain muna ako. Kanina pa ako naglalaway dun sa fried chicken. Babe, saan ko lalagay itong regalo? Pakilagay na lang dun sa loob. Babe, anong ginagawa mo dun sa dating club na pinagtatrabahuhan mo kagabi? Nakita ka raw ni Daisy eh. Akala niya, alam ko. Ah, kagabi? Ano, pinuntahan ko si Jomar, may binigay lang siya sa akin. At saka nag-abot na rin ng regalo para kay Leslie. Yun lang?
Wala nang iba? Oo. Ano pa bang gagawin ko doon? Huwag mong sabihin, iniisip mo na bumalik ako sa dati kong trabaho. Hindi ko alam. Bumalik ka nga ba? Ano bang pinagsasasabi mo dyan? Wala. Sige, ilagay mo na yan sa loob. Opoy at Bettina, ipinangako ko na kahit anong mangyari, magtitiwala ako sa lahat ng sasabihin ni Rodney. Hinding-hindi ako magdududa dahil alam ko na wala naman siyang gagawin na hindi ko magugustuhan. Pero habang tumatagal, may mga napapansin ako sa asawa ko. Dumalas ang pag-uwi ng umaga at malaking pera ang naiuwi sa amin. Ayoko sanang magreklamo dahil simula nang mangyari yon, hindi na kami ganun kaproblemado sa pera. Nakikita ko ang saya sa mga anak namin sa tuwing na ibibigay sa kanila ang mga hinihiling nila. Pero napaisip ako baka nagpapakabulag na naman ako sa pera. Na hindi ko iniisip kung saan nanggagaling ang pera. Basta maging masaya at komportable lang ang buhay namin. Ay, salamat. Natapos din ako sa paglilinis. Mamaya na ako maglalaba para makapagpahinga muna ako saglit. Sino ba yung kumakatok na yun? Sandali lang! Ay, magpapahinga na yung tao eh. Ay. O Daisy, napadaan ka. Wala kasi ako magawa sa bahay, kaya mang-istorbo na lang muna ako dito, ha? Nasa na nga aking makukulit na inaanak, ha? Nasa eskwelahan sina Leslie at Henry. Tapos natutulog sa kwarto si Brian. Kaya eto, nagkaroon ako ng oras para makapaglinis. Si Rodney, nasan? Namamasada. Mamayang madaling araw pa makakauwi yun. Madaling araw? Bakit? Wala nang tao kapag anong oras, ha? Meron pa raw eh. Lalo na yung mga maagang pumasok. Kaya naghihintay ng pasahero hanggang alas 3 ng madaling araw. Sulit naman. Parating malaki nga yung nauuwi niyang pera eh. Tsaka nagsiservice rin siya. Nagsiservice? Anong klaseng service? Naghahatid sundo siya ng mga bata sa eskwelahan. Ah, okay. Kala ko kung anong service eh. Bakit? Ano bang akala mong service? Ha? Wala. Ay. Wala. Daisy, hindi ka marunong magsinungaling. Alam ko may sasabihin ka sa akin. Ano ba yun? Mas maganda ko kayo mag-asawa na lang ang mag-uusap. Ano nga kasi yun? Sabihin mo na. Magugulat ka at paniguradong magagalit ka sa akin. Kasi nung isang gabi, nakita ko ulit si Rodney dun sa isang club na pinagtatrabuhan niya dati. Tapos, akala ko may dinadalaw lang ulit kaya hindi ko napinansin. Oh, tapos? Ang problema, pagkalipas ng mga 2 oras, pumasok ako sa loob kasi may kakausapin sana ako. Tapos, nakita ko si Rodney dun. Emma, bumalik sa dati niyang trabaho. Naabutan ko siyang tapos na sumayaw sa stage. Tapos nakita kong may nag-table sa kanya. Baka hindi si Rodney yun. Nag-usap na kami dyan eh. Parehas kaming nangako na hindi na kami babalik sa dati naming buhay. Daisy, nangako sa akin ang asawa ko. Kaya imposible yung sinasabi mo. Hindi ko naman to sasabihin sa'yo kung hindi ako sigurado eh. Kung hindi ka naniniwala, di mas maganda kung si Rodney na lang ako usapin mo. Basta ako, alam ko kung anong nakita ko. Oh babe, gising ka pa rin? Di ba sabi ko naman sa'yo huwag mo na akong hintayin? Uy, babe, ayos ka lang? Anong problema? Ibabalik ko sa'yo yung tanong. Ano sa tingin mo ang problema? Ha?
Anong ibig mong sabihin? Bibigyan kita ng pagkakataon na magsabi sa akin ng totoo. Ayoko na ng kasinungalingan, Rodney. Kaya parang awa mo na magsabi ka na sa akin. Ang alin ba? Hindi kita maintindihan eh. Kailangan kong magsabi ka sa akin ng totoo. Gusto kong sa'yo mismo manggaling yung narinig ko. Ang alin? Paninindigan mo ba talaga yan, ha? Gagawin mo pa rin akong tanga? Gusto mong sabihin ko sa'yo kung ano yung nalaman ko? Ayokong maniwala sa sinabi ni Daisy na bumalik ka na sa dati mong ginagawa. Kaya ako mismo yung gumawa ng paraan para mapatunayan ko yun. Sinundan kita kanina. Sinundan ko hanggang dun sa club. Nakita mismo ng dalawang mata ko na tama yung sinabi ni Daisy. Hindi ka tumupad sa pinangako natin sa isa't isa. Emma, magpapaliwanag ako. Nagawa ko lang yun kasi kailangan natin ng pera eh. Bakit hindi mo sa akin sinabi? Bakit ka nagsinungaling? Bakit pinagmukha mo akong tanga? Dahil dyan! Dyan sa magiging reaksyon mo! Dahil alam kong hindi mo ako maiintindihan! Emma, kailangan natin ng pera. Sa tingin mo kung hindi ako babalik dun sa dati kong trabaho, magkakapera ba tayo? Mapapagamot ba natin si Brian? Mabibigyan ba natin ng birthday party si Leslie? Hindi! Emma, kailangan ko tong gawin! Kaya hahayaan mo na lang na lahat ng pinapakain mo sa mga anak mo galing sa marumi? Paano mo nasisigmurang magbigay ng pera sa amin at tumabi sa akin gabi-gabi pagkatapos mo magpagamit sa iba? Sana inisip mo man lang kami, Rodney. Nangako ka sa akin. Emma. Ano bang tingin mo sa mga yun, salita lang? Emma, nakikiusap ako sa'yo. Intindihan mo naman ako. Alam mo, kailangan natin ito eh, di ba? Akala ko ba kaya natin magbagong buhay? Di ba sabi mo, hanggat magkasama tayo, kakayanin natin ang lahat ng pagsubok na darating sa atin? Na kahit anong mangyari, kahit gano'ng kahirap, hindi tayo babalik sa dati. Kasi gagawin natin yon para sa pamilyang bubuuin natin. Kasi ayaw natin ikahiya tayo ng mga anak natin. So ginawa mong yan? Ano sa tingin mo yung mangyayari? Emma! Alam mo kung ano lang maliwanag sa akin ngayon? Mas pinili mo ang pera kaysa sa amin. Kaya naman natin eh, nawalan ka lang ng tiwala sa ating dalawa. Sa akin. At ang mas masakit pa doon, balak mo pa yata akong gawing tanga ng mas matagal. Hindi ko kayang magmahal ng ganyang klaseng tao. Emma! Akala ko ba hindi magbabago yung pagmamahal mo sa akin? Ginawa ko lang naman kung ano yung dapat kong gawin bilang isang amay. Responsibilidad ko na bigyan kayo ng magandang kinabukasan. At wala akong pakialam kung ano yung kailangan kong gawin. Maibigay ko lang yun sa inyo! Hindi ko pa rin maintindihan. Marami pa tayong paraan na pwedeng gawin. Hindi yung ganito. Hindi ganitong buhay ang gusto kong makagisnan ng mga anak ko. Hindi ako papayag. Iyak lang ako. Popoy at Bettina, umalis kami ng mga anak ko sa bahay ng gabing yun at nakituloy sa kaibigan. Nasaktan ako sa pagsisinungaling na ginawa sa akin ni Rodney. Nangako kami sa isa't isa na kahit anong mangyari, hinding-hindi na kami babalik sa mga dati naming buhay. Napaninindigan namin ang mga pagbabagong gagawin namin sa buhay namin. Pero paano namin magagawa yun kung bumalik siya sa dati? Kung tinalikuran niya ang pangako namin. Alam ko na nagawa lang niya yun dahil sa kailangan namin ng pera. Pero alam ko rin na marami pang ibang paraan. Sobra akong naguguluhan. Hindi ko alam kung ano ba ang dapat kong gawin. Kung tama lang ba na hayaan ko ang sarili kong magalit sa kanya dahil sa ginawa niya. Hayaan kong maghiwalay kaming dalawa. O kakalimutan ko na lang na hindi niya tinupad ang sinabi niya noon. Popoy at Bettina, sana'y matulungan niyo ako. Sobrang nagpapasalamat na ako sa mga payong maibibigay ninyo sa akin. Hanggang dito na lang po ang sulat kong ito. At muli, maraming salamat.
lubos na gumagalang. Emma. Ito na naman ako, nakatulala. Ang puso'y nalilito, di maintindihan. Ano ba ang dapat gawin? Ipaglaban o iwanan ng damdamin. Sana malinawan na ako. Sana masagot na ang tanong. Paano ba kalimutan mga panahon pinatibok tong puso ko? Ayokong malaman na ako ay nagkulang. Sa bagay, ito lang ang kaya kong ibigay sa'yo. Ang magmahal sa'yo ng totoo. Lagi na lang ganito, nahihirapan. At laging humihinto mga kamay. Magsigising na nga po ang lahat ng mga hurado, lahat ng mga mapanghusga. Magsigising na po. Ayan na nagchismisan-chismisan na sa comment section. Grabe. Hati ang opinion ng madlang people natin. Aha. Sige, basa na muna tayo, Bettina.
Sabi ni Noraline, Emma, alam kong masakit na lukuhin ka ng sarili mong asawa, pero lahat naman tayo nagkakamali, di ba? So, ba't di mo bigyan ng isa pang chance yung asawa mo kasi halata naman na nagsisisi siya sa ginawa niya. Mag-usap lang kayo ng maayos kasi kung hindi sa mga anak ninyo, kung hindi, mga anak ninyo ang maapektuhan. Sabi ni Noraline. Yun. Sabi naman ni... Ayan, nasa naman. Hindi nga tayo judgmental, sabi ni Rowena Ferrer. Ayan, pero totoo naman yung hinala natin, hindi pala tayo judgmental. Yun nga, no? Yun ang sabi rin naman ni Noraline. Sabi ni Annabelle, for me, Emma, hindi ko rin masisisi si Rodney kasi kapit na rin siya sa patalim. Especially yung anak nyo na involved bilang ama, ginawa niya yon kasi dun mabilis ang pagkita ng pera. Mali din naman para sa akin kung iiwan mo na siya ng tuluyan dahil sa nagawa niya. Pag-usapan niyo po ng mabuti at maayos. Maayos niyo rin yan. Sabi ni Annabelle de la Peña. Iyon, nasad ako. Sabi naman ni Dave Mortifero. Oo. At nakakabitin naman, ano ba yan? Sabi ni Maria Puyos. Si George ang sabi, good job Emma, parehas ng tita mo yung asawa mo di marunong tumupad sa sinumpaan ninyo. Mukhang pera din, sabi ni George. Di meron naman kasi dahilan din si Rod. Shay joke kay Bitin. Pero okay lang, grabe naman talaga no. Hirap yung dalawa. Kaya ano to? Yung dalawa kaya nangangako sa isa't isa tapos may isang bibigo sa inyong pangakuan. Oh, well, grabe naman din talaga 'yon. Pero alam mo, gusto ko itong sinabi ni ni Loida Hassan Huendel. Ayan, mukhang nakikinig sa atin mula sa Germany. Ayan, sabi niya, bangon ulit. Dalawang salita na dalawang salita na mabigat yung magiging dating kung sakaling yun na yung ating magiging direksyon. 'Di ba? Yung bangon ulit. Gusto ko 'yan, Lloyd. Wala naman na tayong choice eh. Pag nadapa na tayo, ano pa bang ang susunod mong gagawin? Eh, di bumangon ka na, di ba? So yun, laban lamang sa life, di ba? Puhuan, maayos din yan. Sabi ni Rosanne, part sa atong kinabuhi, pagsulayra na, kapit lang. Part lang daw ng buhay natin. Itong mga ganitong problema. Kapit lang daw. Grabe, hindi naman mukhang pera si Rodney, sabi ni McCoy. Ngayon lang nakapag-react ng ganyan si McCoy, ha? Oo nga. Oh, kinailangan hindi lang. Hindi natin makakwestiyon. Oh. Yeah. Wala tayo sa posisyon para questionin yung ginawa ni Rodney kasi nga nagka-emergency, di ba? Pero yung pinagpatuloy niya pa rin yun after nung incidenting yun na tinuloy-tuloy niya na kasi di ba, kailangan na mag-birthday nung bata na isa pang anak nila. Parang doon na medyo, ay, hindi na to. Iba na to. Parang hindi na to tawag ng pangangailangan eh. Diba? Nung maintindihan natin nung una kasi talagang kailangan na, ito na, emergency na to, oras na talaga. Kailangan humanap na ng pera. Sige, ganito. Para mas maging madali kahit papaano para sa ating mga tagapakinig, ano? Bettina, ikaw, tatanungin ko for the first time. Dahil ngayon lang naman tayo naka-encounter pareho. Pero marami na tayong mga kwento na ganito. Kung sa'yo mangyayari, ha? Kung sa'yo mangyayari ang kwentong katulad nitong kay Emma and kay Rodney, kung sakali ikaw si Emma, at kinailangan nyo ng pera, would you do the same? Oo, kakapit ako sa patalim po. Kung ito na lang talaga yung ino-offer ng sa akin ng pagkakataon, wala na akong ibang mapuntahan, wala nang iba pa talaga na mapagkunan, di ba? Pero kung meron, why not? Siguro yun yung unang papasok sa isipan ko. Wala na akong choice eh. Yun yung huli siguro, yun ang gusto mo sabihin. Yun yung huling papasok sa isipan mo. Oh, yun huli. Pag wala ka na talagang matatakbuhan pa. Ganyan. So, gagawin mo na lang kapit sa patalim na lang. Oo. Iba eh. Kapag ka magulang ka na, grabe yung responsibilidad na nakaatang. Yung pressure, be. So, hindi natin sila kaya. Samantala.
Samantala, dahil ayaw mo namang ibalik sa akin yung tanong, tatanungin ko na lang yung sarili ko. Ikaw, Popoy, ay, ano ang masasabi mo kung sakasakaling sa'yo mangyari ito? Alam ko na kasi parang nagawa na. Wow! Charot. Baklan oh, to. Ikaw. Ayan na, pero hindi. Ganun din ako, no? Kapag siguro magagawa ko yan, lalo na kapag merong urgency yung pangangailangan namin. Pero for as long as kuryente ang, well, mga necessities yan, ano? Kuryente, tubig, pagkain, yan yung wala kang pagkagastusan. Eh, hindi ko naman siguro gagawin na ikaw ay ibenta mo na yung katawan mo. Diba? Uh-huh. Kung para sa sarili ko lang. Kung para sa sarili ko lang. Pero ito, katulad nila Rodney at ni Emma, meron na rin silang tatlong anak. Kung sakali at nagtatagal na at wala ka na talagang option, kasi alam nyo, ang nakikita natin minsan is yung setup natin, ano, sa pamilya. 'Di ba kayo, meron kayong mga natatakbuhan na ano, natatakbuhan na mga kamag-anak, 'di ba? Pero itong sina Emma and Rodney, hindi ko naman sa sinasabi wala na silang kamag-anak. It's just that parang hindi option sa kanila 'yon dahil wala nga. Dahil sa tingin ko, kung meron lang silang matatakbuhan malalapitan, ay ginawa na nila. 'Di ba? Ay ginawa na nila na doon na muna, hiram muna ako kaya ganito, hiram na muna ako kaya ganyan na nga, pero pero wala. 'Di ba? Kaya sila nag-resort doon sa pagbebenta muli ng laman. 'Di ba? Katulad ko, magagawa ko rin 'yan para sa mga anak ko. Pero kung para lang sa convenience ko, para lang sa sarili ko, siguro matitiis ko na lang muna. Oh, magtitiis ko na lang muna kahit na maging helper muna ako sa, hindi naman sa ibinababa ko, ano, yung mga helper sa mga construction sites. Ganun na muna yung gagawin ko. Maging kargador sa palengke na paraket-raket lang. Kung may kakargahin, may kita ka. Kung wala kang kakargahin, edi medyo nganga ka dyan. Pero makikisama ka na lang para makahingi ng konting pakape, di ba, ng konting pakain. Mm-hmm. Oh, ganun na lang muna siguro. Pero kapag ka life and death na talaga, tapos anak mo pa pinag-uusapan, ang lahat ng mga magulang iaali yung sarili nila, ang buhay nila para sa mga anak nila. Kaya yun yung nakikita ko kay Rodney. Naiintindihan ko siya sa part na yun. Kaso nga lang, yung mga sumunod na eksena, yun yung hindi yan. Na. Kaya naiintindihan ko rin itong si Emma kung saan siya nanggagaling. Bakit hindi mo sinabi sa akin, pang pa-birthday lang ng anak mo? Para lang pala doon yung pagkayod mo sa madaling araw ng ibang tao, nakakaloka. Ah, pa-counter mo doon. Hindi mo pa lang iniisip ako bilang asawa mo na nagsasama din tayo sa iisang bahay at sa iisang bed after mong, 'di ba, rumaampa doon at kumayod-kayod, dito na naman tayo. Hindi mo ba ako naiisip? Parang ganon. So, naiintindihan natin silang pareho. Yes, at ito na rin siguro ang tamang panahon, ano, para naman maibigay na namin talaga ni Bettina ang aming mga opinyon tungkol sa napakaganda ng na kwentong ito na ipinadala sa atin ni Emma. Ayun. Oras natin sa buong Philippines, 2:11 na mga kapamilyang kamarkata. O eto naman, may nabasa ko kanina sa isa sa mga nagbigay ng advice habang nagdadrama na mahirap nga daw talaga iwanan kung ano na yung nakasanayan mo, ba? Diba? Kung nasanay ka na sa isang bagay, mahirap nang kalimutan kasi parang nasa sistema mo na yan. So hahanapin mo yun. Etong kay Rodney, parang yun nga, hindi na siya kumawala kasi yun yung bagay na alam niyang madaling gawin para kumita ng pera, para makapag-provide para sa pamilya niya. Kaya pinasok niya ulit. Kasi nga, tayo by nature, tayong mga tao, nagsisik tayo ng comfort eh. Ba? Diba? Gusto natin yung komportable yung buhay. Ayaw nga nung marami sa atin na lumabas sa comfort zone nila kasi ayaw nilang mahirapan, ganyan-ganyan. Ayaw kumayod, ayaw dumiskarte. Hindi nag-grow. Kaya, eto, sana magsilbing leksyon sa ibang mga pamilya dyan, mga beshiwap. Kung gusto nyo na magkaroon ng isang pamilya na, alam mo yung, sa malinis na paraan, sana natin gawin para maging proud naman yung mga anak natin sa atin at maging proud tayo sa sarili natin. Okay? Lumabas tayo dun sa kung ano yung nakasanayan natin para din naman po sa atin yan. Para lumago tayo, para mag-grow tayo, diba? So,
yun, kapit lang, have faith at habang nag-aantay tayo, habang nag-aantay tayo sa break natin sa life, kayod ng kayod, tamang diskarte sa life, okay? Wag tayong dun lang sa kung saan madali, dun kakapit, okay? Good luck! Good luck sa ating letter sender na si Emma. Nasa sa'yo na yan. Kung kaya mong tanggapin at sigmurain pa yung ginagawa ng asawa mo, yung nalaman mo nga na bumalik siya sa bisyo niya, bumalik siya sa dati niyang trabaho, pag-isipan mo ng mabuti. Mag-reflect ka, baby girl. Hindi mo naman kailangan madaliin yung pagdidesisyon na gagawin mo para sa buhay mo. Pag-isipan mo ng mabuti. Kung kailangan mo ng oras para sa sarili mo, para makapagnilay-nilay, go, gawin mo yan. Okay? So yun lang naman, ang pwedeng sabihin ng ating mongkor. Maraming salamat, Tina. At syempre, ito naman ang pagkakataon para sa inyong lingkod, ano? Unang-una, ang sasabihin ko is, sa English. Diba? Don't try to hold on to a lifestyle you cannot maintain. Diba? Ang ibig sabihin sa Filipino, diba? Na don't try to hold on to a lifestyle you cannot maintain is, doon ka lang sa buhay na simple. Kung simple lamang ang kaya mong ibigay para sa sarili mo at para sa pamilya mo, simple lamang. Diba, huwag tayong maging masyadong mapaghangat, in short. Diba, sa buhay natin, to impress our wife, to impress our partner, our kids, diba, to give them the false, reality. Diba, hindi katotohan ang realidad. Huwag natin silang bigyan ng hindi katotohan ng realidad na okay, ito ang lifestyle natin, kaya nating magpa-birthday party, di ba, kaya natin ito, kaya natin iyan, pero at the end of the day, di ba, ikaw ay nagsisinungaling pala sa kanila. Di ba, kumbaga yakapin mo lamang yung kaya mong yakapin na responsibilidad. Kung maliit lamang ang kinikita ninyo bilang mag-asawa, edi maliliit na bagay lamang, 'di ba? Maliliit na gastusin lamang yung kaya nyo lang, yung dapat nyo nga ibigay, i-provide para sa inyong mga bata. After all, hindi naman kapabayaan 'yon. For as long as merong kayong nakakain, 'di ba? For as long as merong naisusuot na tama ang inyong mga anak, may malinis na tubig na naiinom, merong tahanan na nasisilungan at merong perang mahuhugot in cases of emergency, 'di ba? 'Di ba ay sapat na 'yon. Sapat na 'yon. Huwag tayong nagmamadali, huwag tayong masyadong naghahangad na umunlad ka agad-agad. 'Di ba? Lalo na at meron nga kayong pangakuan sa isa't isa, Emma and Rodney, na kayo ay magbabago na. 'Di ba? Kaya kanina sinasabi ko, siguro kung emergency talaga at wala na akong iba malapitan, I've exhausted all my options. Ibig sabihin yung nasubukan mo na lahat, na nasubukan mo na ibenta pati electric fan ninyo, 'di ba? Nasubukan mo nang hindi mabayaran talaga yung kuryente, tiyaga niyo na putulan kayo at wala pa rin, hindi pa rin sasapat, kung sakali nga merong may sakit, sige. Pwede kong gawin, 'di ba? Para sa anak ko ang magtiyaga at bumalik pansamantala doon sa buhay na ipinangako ko sa kanila na iiwanan ko na. Diba? Pero, yung bang i-maintain mo na yung ganoong buhay ulit o yung ganong hanap buhay, diba? Ibalik mo na naman ng dahil sa gusto mo palang i-maintain na, sige, gusto ko kasi convenient ang buhay para sa mag-anak ko, para sa mga anak ko, para sa asawa ko, na ibibigay ko lahat ng inyong pangangailangan, sumisira ka naman pala doon sa inyong usapan ng partner mo, wala rin yun. Katulad na nangyari dito kay Emma, hindi pa sa salamat, kundi sama ng loob yung ibinibigay niya ngayon, ibinabatong pabalik kay Rodney. Meron ba siyang karapatan? Yes, meron pang karapatan dahil si Rodney ay nagkamali doon sa parte na gusto niyang i-maintain yung lifestyle na hindi ninyo kaya talaga sa malinis na pamamaraan. Diba? Kung nangako na kayo sa inyong mga asawa na magiging malinis, magiging maayos na ang pamamaraan ng inyong pamumuhay kahit paggaling kayo doon sa pagiging mga babaeng mababaan lipad o lalaking, ano ba tawag sa lalaki? Diba? Lalaking mababa rin ang lipad. Mga bayaran.
di ba? Kung nagpangakuan na kayo, tuparin nyo yun. Oo, at hindi naman emergency ang araw-araw, hindi naman emergency po ang pagbe-birthday ng anak, hindi naman emergency. Alam nyo, kahit simple lang, kahit nga walang handa, for as long as naalala ninyo at nabati ninyo, nayakap ninyo ang inyong mga anak, ay it's a birthday. It's a birthday celebration. 'Di ba, makapagpasalamat kayo, makapagdasal ng sabay-sabay. It's a birthday celebration. Hindi masusukat 'yung saya sa dami ng inyong inihahanda, sa dami ng bisitang darating sa mga celebration na ito. 'Di ba? Kaya huwag kayong masyadong maging materyaloso. 'Di ba? Materyoso. 'Di ba na ibinabase ninyo ang kasiyahan at iniisip ninyo na magiging masaya lang ang inyong pamilya kung sakaling hindi sila kukulangin sa kanilang dadabintin o sobra pa nga. Hindi sila kukulangin sa kanilang kakainin o mas sobra pa nga. 'Di ba? O hindi sila magtitiis doon sa maliit na silid na inyong sinisilungan. Mas maganda yung mas malaki, mas convenient para sa kanila. Pero tingnan mo naman yung nagiging kapalit. 'Di ba? Yung kasiraan ng pagkatao mo, kasiraan mo rin sa kanila 'yan. 'Di ba? Pagka na-realize ng mga anak mo na ganyan ang ginagawa mo pala, binibenta mo yung sarili mo para lang sa kanila noon, very few may appreciate you. 'Di ba? As a father or as a mother. 'Di ba? Mas ma-appreciate pa rin ng bata na sila ay simple lamang ang pamumuhay kahit na kinakapos minsan, pero taas noon nilang maipapakilala ang kanilang mga magulang sa kanilang mga kaibigan at sa mga magulang din ng kanilang mga kaibigan. Hindi yung oo nga, maginhawa nga ang buhay, pero yung nanay niyan ay dumaan na dito sa maraming lalaki na nasa harap namin ngayon. Yung tatay niyan ay natikman na ng halos kung sino mang gustong tumikim na nasa harap namin ngayon. Wala rin. Nakakahiya. Maginhawa, pero hindi ka makapagtaas noo sa lipunan na ginagalawan mo. Kawawa po yung mga bata. Yarn! 2:19 ang oras natin. Ang dami naman din nag-agree sa ating comment section. Siguro kailangan din nila magkaroon ng magandang relasyon kay Lord kasi parang napapabayaan na nila, diba? Umiikot na sa pera ang mundo nila. So, eto na ang tambalang PBB na magbibigay always sa inyo ng mga payo at magagandang kwento. Speaking of PBB, sa huling dalawang linggo, kapamilya, Worldwide Team Online and PBB Community o Community, sino ang apat na karapat dapat na mapabili sa Big Four? Mga kapamilya, abangan ang mas kapanapanabik na mga ganap sa Pinoy Big Brother Connect papunta sa Big Night sa March 14. Okay? Yan, abangan niyo po yan. Thank you sa pagsama sa amin ngayong araw na to at sa lahat ng mga dramatista. Thank you! Sino ba mga dramatista natin ngayon? Yun, meron ba tayong listahan? Yun! Yun, no? Doon! Yan, nakasama nga natin si Jamie Rubio bilang Emma. Si Tita Lani yung kinaasaran nyo. Ginampanan ni Cindy Basen, ha? In fairness, Cindy, ha? Nakakaasar ka kanina, ha? Oo. Nasaan pa iba? Sobrang nasa pa iba? Yan. Si Kenneth. Kenneth bilang DC. Itong sumbungyarang best friend. Ayan, at syempre si Rodney, ginampanan ni Warlee Alagao. Ang ating writer naman para ngayong araw si Arlene Limsiaco. Nabinabati rin natin syempre ano, ng belated happy birthday sa ating writer si Arlene Limsiaco. Miss na miss ko na rin itong napaka-sweet at napaka-sipag na taong ito, ano, si Arlene Limsiaco. Yung editor, wag na yan. Kinalimutan na naman. O sige na nga. Wag na yan. Masyado na maraming papel niya. Masyado masipag. Si Dan Capuchon yung masipag, yung guwapo, yung may girlfriend na maganda na dati rin naming kasamahan. Oo. Si Dan Capuchon yun, yung editor ng kwentong itong galing. Galing eh. Thank you Dan, and thank you din kayo pare. Thank you. Salamat yeah, everybody. Thank you. Ngayon, at maraming salamat sa Bettina. Ate mong maganda, Bettina Briones.
mga kapamilya, happy happy weekend po sa inyo. Mag-ingat po kayo, no? And spend time para sa inyong mga special na tao na kapiling ngayon. Yun. At syempre, happy happy birthday once again to my little boy, kaya Axel Leodan, and of course to my mom in heaven, at sa lahat po ng mga ka-birthday nila, Mommy Belen. Ayan, ngayong March 5. Ako po si DJ P, DJ Popoy, that's my Guapopoy, lagi nagpapaalala, stay healthy, stay happy, mga kapamilya, ha? Stay safe, yun pa pala. Bye! Okay.